Petron tayo. Alam mo, gusto ko sa Petron may Blaze tsaka tumatanggap ng Paymaya. So eto, so alimbawa, kuya, kuya, kumusta dyan? Okay lang po. Yun o. Kuya, may Paymaya ka ba dyan? Meron, ayun o. So, ayan, sabihin mo kay kuya, Paymaya ibabayad mo, tapos sabihin mo, 1,000 Blaze, sir. 1,000 Blaze. Oh, yun. Got Paymaya. Oo. Safety reminders lang. Yes, sir. Ayan, o. Pinatay ko na yung makina bilang safety precautions, ano? Yun, so sobrang dali lang, sabihin mo kay kuya, ipipaymaya mo, tapos sabihin mo kung anong klaseng gas. So, sa kaso ko, ayan, 1,000 na Blaze. So, gagawin mo lang, magla-log on ka lang dun sa Paymaya account mo. Ayan, o, Face ID. Ayan, ano, pinutin mo to. Kita mo ba to? So, yun, ano, scan to pay. O, yun, o. O, ang bilis. Tapos, pay. No? O, yun, lumabas na. Ayan, paid na, o. Kuya, okay ba? Okay na po. O, yun, ganun lang kadali yun, ano. Kaya, kung wala ka pang Paymaya, i-download mo na. Meron akong invite code dyan sa baba. Dito o sa comment section, no? Para tulungan nyo naman ako. Gamitin nyo yung invite code ko, no? Kaya gustong gusto ko to. Kasi, ayan, iwas pila. May mga cashback. Ayan, napaka-convenient. Contactless. Alam mo naman tayo, praning tayo. Ganyan. Pwede sa mga restaurant, sa mga foods. Papakainin natin to si Bebelin. No, utilities, gusto mo bayaran mo yung kuryente mo habang nasa biyahe, pero syempre habang hindi nagda-drive. Tapos may mga promos pa na katulad nito. Pwede tayong manalo ng 1 year's worth of fuels dito sa Petron. We scan to pay, so 60,000 pesos na gasolina yan dito sa Petron, ano? Gas up at Petron, tapos babayaran natin gamit yung Paymaya QR. Ayan, don't pay cash, Paymaya. Ito yung mga better wallet rewards natin. For every 100 pesos, yun yung minimum na papagas mo, meron kang isang raffle entry. Eh, halimbawa, 100 yung pinagas mo, isang raffle entry yon. So tayo, dahil pinagas natin 1,000, 10 raffle entries, ganun. So mula July 1 hanggang August 31, 2021. Yung winners, i-announce sa September 10, 2021 sa mga social media ng Petron tsaka Paymaya. Eh, ikaw? Pag nanalo tayo ng 60,000 halaga ng gasolina of 1 year worth of fuel, saan mo gusto pumunta? Sa beach. Sa beach? O yun. O, bigay mo yung top 10 na gusto mong puntahan habang nagpapagas tayo. La Union, sa Batangas. Sampu lang. Dalawa. Unahin mo. Saan mo gusto? Ay ba, ngayon, saan tayo? Subic. Zambales. Ewan ko, Tito Mets. Tito Mets! Ayan, Subic. Tapos, kakain syempre. Oo. Sa mga gas station. Teka lang, isa-isa. O yan, Subic. Subic. Beach. O, saan, anong beach? Yung La Union, Batangas, Baler, Bolinao. Oo, lahat na nga eh. Pupunta natin lahat yan. Pagudpod? Pwede yan. Aabot tayo dyan. Doon sa Bicol, Matnog, Sorsogon. Tutuloy na natin yon. Yan. Baguio, syempre. Syempre Baguio, yan ang... Sagada. Saan pa ba malalamig? Malamig? Saan palamig? Delikado yan. Pampanga food trip. Laguna food trip. Yan. Lahat okay. Documented yan. Isa-isahin natin yan. No? Ako nang bahala sa gas, ikaw bahala sa foods. Ko lahat. May Paymaya ka, di ba? Meron. Stick to one, tumatanggap ng Paymaya? Oo. Yan, no? May Paymaya.
trip to, road trip. Ayun, pagas ka na dito, Mets. Ha? Dali, pagas ka na. May promo ngayon. Saan ba tayo? Baguio. Yan, magas na ako dito, Mets. Carmel, laki. Sinake down mo na ba yan? Oo. Pwede mo yung kotse mo. Yan, para ano, ilabas natin. Siyempre, ito yung Evo 9 ni Tito Mets. No? Paano yung Subaru niya? Hanggang doon na lang ang hangganan. Tama ba? Tama. So, gusto niya mas mabilis. Oo. Pumili siya ng ganyan. Alam mo naman, Tito Mets. Gagod. Yan ang Pablo Escobar ng mga motorcycle parts. So, magkano mag-deny? Basta tayo domestic market, Tito Mets yan. Yan ang OG Thailander. O, Tito Mets, paano ba umaman tsaka makabili ng ganyan? Ang interesado sila. Siyempre, yung bahay mo, JDM yung bahay mo. Ito yung picture. Oo. Meron kang Toyota 86. Yung original, ha, yung Takumi. Review na natin yon. Tapos, ano ba? May BB ka pa. Ilan bang kotse mo? Kunti lang. Paano nga yung mama ang katulad mo? Ano? Mag-sikap. Sariling sikap? Oo. Okay. So, kung yung motor nyo, nakakita nyo may Thai na plate. Alam na kung sino source nun. Tama? Hindi naman. Ano ka ba? Marami naman tayong mga kaibigan na nagbebenta rin. Peke yun. Hindi, gago. Bakit? Hindi, mga original. Kiraan mo! Wag! Ano, kabili ka pa isa pa. Ayun, no? Evo 9 MR. Kasi iba yung Evo 9 normal, di ba? Oo. Yan. Alam mo naman tayo, leveling. K-Mags nyan. No? Race. Then, may takip na ganun. Yung takip na ganun, dinabayaran ba yan? O yung mga lagnuts. Ha? O ito, si Cheech. O yung sandamakmak na 4G63 tsaka mga ganyan. Lamnadis. Doon pumunta kami doon, ito talaga yung binibili niya. Kala niya, bibili ka lang ng mags eh, no? Oo. Yan, MR. Huwag na yan. Yung putyang ayoko sa kotse na to eh. Kasi itong kotse to. Ako lang meron yan. Parang akin to eh. Sa level ng pakikialam ko. Eh no. Yun lang ang sa akin. Pero otherwise, perfecto na siya. Yan. Tabo. Oh. Oh, patingin loob, patingin loob. Wala akong COVID. Ayun, chichirya oh. Chichirya. Ano to? Leather. Ayun, ano? Ano kasi to eh, 2007 model. Ayun, kung nakikita niyo yung Pajero na 2007, parang ganito rin. Palagi ko si Mitsubishi nag ganitong mode ng mga social na sasakyan nila ng 2007. Social na sasakyan. Kita yung bago namin. Oh, bagong ship nab. Oh, hayop. Ano to, ha? Ano to, bagong bili? Eh, kasama niya ng auto. Yung mga pa-under pang ganito. 2021 na eh. Oh, ang karo niya. Oh. Iba sa posisyon. Parang mas slim. Slim yung upuan niya, no? O baka mas virgin lang. Kasi chubby na ako eh. Ayan, fire extinguisher. Merong half cage. Yan. Yan, sinunod niya yung payo ko. Kasi pagka nilagyan niya ng hanggang dito, kailangan niya mag-helmet. Uy, butaragis ah. Ito ba? Nilagay mo lang? Hindi, ganyan talaga ang mga Evo 9. Yun, puta pati susi. Galing sa surplasa, no? Oo. Oh. Hindi na niya inalis eh, oh. Pinalaminate na lang. The Japanese. O JDM. Hapon yung nagsulat, yung dating may-ari. Ito yung number. Shoutout sa dating may-ari. Ano to? Left-hand drive to? Oo. Nakokontrol na niya yung likod. Yes. Oh, yun, rear pops to. Yung mga conversion na hindi ganito eh. Parang Japan-Japan pa rin eh. Pero ito may climate control. US version walang ganyan. Tama? Oo. One din yun sa US. Ito, 6-speed. 6-speed. Stock ba niya to? Oo, oh, stock na yan. Yan talaga yung button. Oh. Yan, 4G63 din, pero my bag. Yes, mas smooth siya na konti. Okay, more on that later. ...2006 Mitsubishi Lancer Evolution 9 MR. CT9A kung tawagin ng mga Jume JDM.
Pero nung lumabas to, sikat na ang Evo sa buong mundo dahil world car na siya at hindi na JDM only. Kung tutusin, hindi na naman kailangang gumawa ng Mitsubishi ng 5,000 homologation cars para sa World Rally Championships. Tsaka nung lumabas to, sabi nila sa WRC, ayawan na! Malamang ginagawa na lang ng Mitsubishi to in the spirit of competition sa Subaru. Pero katulad ng mga sinaunang Evo, nagmula sa WRC ang mga laman loob nito. At sabay sa uso sa panahon na yon, etong Evo 9 may variable valve timing na. Syempre, all-wheel drive. 6-speed transmission. Pinatigas ang kaha. Malakas ang preno. Maliksi at matulin. Yung upuan, nakarekaro. Astang hindi lang pang rekta, pang likuan din. Lalo na may torque vectoring bago pa naging cool ang torque vectoring. Tapos high-tech na differentials na may powers na ilipat ang power kung saang gulong yung hindi dumudulas sa cornering. Marami din namang kotse ang ganyan ding katindi ang resume. Pero hindi nagtatranslate sa masayang driving experience o matibay na sasakyan. Pero dahil maganda ang timpla ng mga taga Mitsubishi sa mga Lancer Evolution, madaling mag-feeling Tommy Makinen kapag ito ang dala. Alam naman natin na mula Evo 1, pa-improve ng pa-improve itong mga Evo in terms of performance and refinement. Pero based pa rin siya sa Lancer ng kapanahunan niya. Pero kung titignan natin itong CT9A, parang anlayo na talaga ng tinalon niya sa itsura ng Sedia Lancer. Lancer, Sedia, na may pakpak, tsaka may ganun-ganun, tsaka may mga sticker. Tapos ito yung kay Tito Metz, no? Iba. Tsaka ito, iba-iba rin. 7 to 9. Oo, 7 to 9 iba eh. Specific para dito eh. Na JDM pa. JDM na US pa, version pa. Ito yung kaseksihan na yan. Iba yan. Ito? Diffuser. Yan. Yan diffuser. OG. Ito. Diffuser neto ni... Ang pangalan nito? Reggie. Ni Boss Reggie. Yung mags. Sige. Pinto. Hindi compatible, no? Hindi. Iba yung body panel ng pinto. Ito, kita mo yung linya. Oo, may linya yun. Palapad, medyo mas thick. So, flat. Pinto sa harap, pwede? Pwede? Parang pwede. Side mirror, pwede? Pwede. Parehas. Oo. Fender. Parang pwede. Ay! Hindi ah. Parang lapad to eh. Oo. Kasi mas yung track mo, ganun eh. Tama. Tapos, tignan mo, parang mas mahaba yung wheelbase mo. Pareho kayo ng pinanggalingan. Well, ilaw, iba na totally. Ayan, ilaw. Ilaw. Parang di na. Hood, iba na rin hood. Iba. Hood, oh, syempre. Obvious naman. Carbon Lodi. Carbon Lodi. Ito po, Lodi. Ano to? 4G. 18. Ito tayo. My back. Turbo 4G63 din. Smooth na smooth. Turbo niyan, Evo 9 turbo. Ganyong kinakahoy kapag meron kang Evo 4 to 8. Ayop, ano to? Battery monitor. Honey pa. Pwede buksan? Thank you ah. Pang Evo 7. Matik. Tignan mo yung ano, gauge. May tarmac gravel snow. Carbon fiber din, Saka Tito Metz. Kay loob ng Lancer EX. Ay, Lancer Sedia. Thank you ah. Siyempre yung interior. Saka ito yun no? Yung binabayaran dito kasi aluminum. Yung Evo 8MR may ganito. Pero yung 8 normal hanggang pababa wala na. Mobilizer meron. Hindi pwede basta-basta chap-chapin to. Dapat yung engine tsaka yung susi tsaka yung computer box. Diba? Compatible. Dapat. Bumper. Yun. Tsaka yung overall. Yung lapad nito, yung laki ng nilapad no? Dami sticker. Lahat yan, member, Landian, Knights. Loko! Hello, YouTube!
Kung so, ano pinaglalagay mong sticker sa kotse mo, alam ba ng nanay mo yan? Hindi po. Support local lang. Yun, support local ha. Speed hold, pinutas-butas mo. Carbon lodi. Ano mga ginawa mo sa kotse mo? Ano lang, carbon beads, ginawa ko lang inspiration ng ego lang. Tapos, as is lang yung, wala na akong ginawang hardcore na masyadong kits. Ganun. Hardcore ka lang yung mga sticker mo sa likod. Hindi naman. Ano lang yung support local? Support local. Sige, sana makita ng nanay mo yung ano sticker na pinaglalagay mo. Eh, yung mga tropa niya. Otongga po. Ano otongga po? Otoga po. Otoga po. Puto kala, otongga po. Parang nipple. Port side, port side. Port side, port side. Ingat lagi. So, yun yung ito yung pinagkaiba ng Sedia at Evo. Yun, JDM number one. Ang masasabi ko lang eh, matulin. Mas bumigat na kumpara sa mga mas lumang Evo. Pero hindi halata. Bawas lang yung takot sa high speed dahil parang mas stable tsaka may 6th gear. Yung kapit sa daan sa likuan, nakakataas ng confidence na hindi ka magdi-drift pahulog sa bangin o biglang dudula sa maulan na daan. Sa mga kotseng ganito, dapat lalo kang magiging maingat dahil hindi ka pakakabahin pag mabilis ka magpatakbo. Pero parang may sa demonyo ata kotseng to eh. Parang binubulungan kang pabilisin siya ng pabilisin. But you changed nothing on the car, huh? Tuning muna tayo for more power. Safe boost sa stock lahat. Safe horsepower level sa stock lahat. Stock? All stock? All turbo, turbo, ano, block. 320, 300? All wheel, ano yun, dyno horsepower. Here. Is it worth the increase in price? Oh yeah, you're paying for the experience. Ayun. For you out there that want it, good car. Dream car. Pogi pa na. Okay, 2006 Evo 9 MR JDM. Yan, o, dito Mets, ayos ba? Ayos. Saan ba tayo? Gabing-gabi na, nasa kali pa tayo. Ganun yon. Siyempre, testing test. Mga tito talaga, ayaw matulog. Testing for more power. Kasi hindi tayo nakokontento sa kung anong meron tayo. Ganun ang ganit sa kapangyarihan. At pagka may Evo ka, nagiging ganun ka. Ako, may mga Evo-Evohan din ako. Pero eto smooth, tsaka ang bilis dumating ng power dahil yata sa MyBec yan, ano? Yun. May question ako, yung 4G63T tsaka 4G63, magkaiba? Pareho lang, di ba? Pag may T-turbo. So, yung Evo 3 mo, Evo 6, tsaka ito parehong makina, pwera lang, ito kasi may MyBec. Okay, yung Evo 3, ang orientation niyan, nasa isang side yung transmission, nasa kaliwa. Okay. Yung Evo 6, inikot na. Nasa kanan na yung transmission. Ka-generation ito.
Ngayon, etong Evo 9 ang pinakamayabang sa lahat ng Evo kasi ito yung last generation ng Evo at 4G63. Nilagyan nila ng MyBig. Variable, parang VTEC ng Mitsubishi. Pero ang trabaho ng MyBig nito, hindi para bang hindi maging parang VTEC. Kung hindi, para mas smooth, mas maaga dumating yung power ng turbo. Tsaka yung turbo nito parang pinaka best flowing na stock turbo na 4G63. Okay. Kaya iba yung pagkaliksi nito, pagka smooth kumpara sa mga Evo na mas maaga dito. Kaya mahal tong kotseng to. Kamusta ang gas consumption nito? Alam mo, pag nagko-kotse ka ng mga ganito, hindi mo na dapat iniisip yan. Ito, Baguio, sa tingin mo. Nabagyo mo na ba to? Oo, di ba? Naalala mo nung nag-Baguio tayo. Nahuli siya, speeding. Nakuha mo na lisensya mo, nakuha mo na. Ito, 3.5. Oo, ito yung picture niyan, ito yung picture niyan. Gago. 3.5, na 3.5 ako. Bakit? Ano bang speed mo nun? Basta lampas 100. Oo. Kinukonsinti natin ng matartado na mga tao. Basta huwag kayo mag-speeding. Hindi ko naman sinasadya yun. Isang full tank, Baguio. Isang full tank, pauwi. Eh, malaki full tank. Malaki tangke nito. In-improve na yung tangke ng Evo eh. Simula nung Evo 8. Masaya lang ba sa oil to? Ganun sa maintenance? Masaya lang ba sa maintenance to? Well, ang gamit ko ngayon, Motul 300V. Shoutout kay Charles T. Tsaka kay Mr. Gono. Yes. Only the best. Nakamotul to lahat. Mula brake fluid hanggang langis. Brake fluid, langis, tsaka kung ano-anong. Marami kasi langis to eh. ACD, transfer case, mga ganun. So ang all stock na Evo katulad nito, stock clutch, stock lahat. O yan, nasa traffic ka ngayon. Oo, parang normal na. Normal na auto. Para ka lang nagda-drive ng Vios. Oo. Lancer, ganun. Lancer, tama. Kuan, table, tsaka foods. Standard accessories na. Next time ganun. Lahat ng punta natin spot. Kung masaya ako dito eh, sa mga kotse na meron ako, favorite ko na siya because... Mas favorite mo sa Subaru to? Pangarap mo yun ah! Oo na eh, parang naging ganun yun. Naging happy ako dito. Di ba naalala mo, sabi ko bibili ako ng Evo. Gusto ko ng Evo, sinasabi mo sa akin, 6, ganyan, 7. Sabi ko, hindi, ano na tayo sa 9. Buti ka. Hirap pag-anap nito. Hindi, buti ka mo may available na ready na alam natin kung saan natin kukunin. Eh, puro ikaw naman ang bumuyo sa akin dyan eh. Hindi ganun talaga. Yung mga tipong alas 3 na mandaling araw, pinapadalan mo ako ng mga link ng kung saan saan eh. Para porno eh, no? Oo eh. Para, bilhin mo yan. Kung saan yung nagahin ng Twitter doon? Oh, magkano raw last price? Ano sabi niya? Choose. Magkano mo kaya to? Iisip ko to. Hindi, maniwala ka. Sasaya ka dyan. Siyempre, puta. Iadalin pa kita sa kapahamakan. Di ba? Siyempre, gusto ko yung kung saan ka sasaya. Sumaya ka naman, di ba? Oo. Oh. Eh, grabe ka mambuyo eh. Million-million eh. Hindi. Ang mahalaga, happy ka. Sa bagay. Di ba? Ang buhay natin, maiksi lang. Tama. Hindi natin madadala yan. Kaya gastusin natin. Oo. Ikaw, happy ka naman. Itong happy dinatrain ako. Oo nga, happy ako. Ito parang, okay guys. Itong Evo 9. CT9 A-body. Ewan ko lang yung mga 7 tsaka 8. Pero itong 9 ni Tito Metz, no? Parang Evo 3 ang personality. Pero, kumbaga, nag-aral ng good manners. Ganon, na parang wala nang ingay. Wala ng kalampag. Tsaka parang ang bait, ganun. Yun. Ito, naka-coil over, ganun. Naka-coil over. Sport, eh. Pero pwede na. Although, may mga ibang tao na parang gusto yung rawness nung mga lumang Evo. Pero syempre, pag nagkakaedad ka na, parang mas ano ka na, yung modern age eh, di ba? Ayaw mo na ng mga raw. Gusto mo medyo mature na, ganyan. Okay. Sa madaling salita, ito yung mature na Evo, kumbaga sa evolution, ito yung pinakamataas. May Evo 8 sige, pero parang ibang
ibang hayop na siya eh, no? Oo, maganda rin naman yun. Sabihin. Sigurado ako, maganda rin yun. Oo, 7, 8, maganda yan. 9, maganda. Kasi actually lahat eh. Di ba? Oo, tama. Kung marami lang akong pera, kolektahin ko lahat yan. Ha! Yan po ang pinakamasikip. Lock-to-lock na U-turn yung kotse niyan. Op! Di umabot. Parang truck lang. Yan ang problema sa Lancer Evo, mga kaibigan. Yun. Matulin siya. Pero, ang U-turn, ga-truck. I-rev mo nga ng konti. Parinig ng pops and bounce. Tayo sa meet. Okay, ito ang interior ng Evo 9. So, shifting. Napakaswabe ng shifting. Ganda ng action oil. Hindi mahaba. Sakto lang yung throw. Ayan o, nasa maiksi side pa nga eh. Solid na solid yung pakiramdam dito. O, so, ito yung mga gauges niya. Hanggang 260. No? Mga ka-JDM number 1, yung Japan, usually 180 lang yung speed. Ito, 260. Pati itong mga switch gear, yun. Ito yung pagiging crunchy niya. Swabe rin. So parang pakiramdam, modern na kotse na. No? O yan, o. Fog light, switch, tsaka nare-level yung headlight. Mag-Evo ka, kailangan mo ng AFR tsaka boost gauge para alam mo kung sasabog na yung Evo mo. Kita pa ito, original o. Oh. JDM pati, o. Oh. Pagkakata, pagkakalagay na. Ganda ng mga pedal, pwedeng mag... Pagganong-ganon o, oh. O, oh. O. Oh. Ha? Ito, safety feature, oh, may mga airbag-airbag na rin. Ito, may airbag din dito. Nakatulad sa mga lumang Lancer na dasal lang. ACD, o yan, ACD, pakita natin. O, tapos yan, tarmac, gravel, snow, o. Eh, pag pumunta ka sa gravel, pipindutin mo yan. Pag pumunta ka sa snow, na bihira mo mangyari sa Pilipinas, pipindutin mo yan. Kaya lagi naman tayo sa tarmac. Dahil, no? Yung Mitsubishi, nung bandang year 2000, hindi na nila sinusulat yung pangalan nila sa mga kotse. Kasi nagsisimula na silang umexpand sa US market, no? Ayon sa research ko, no? Yung Mitsubishi, nahihirapan yung mga kanubasahin. Nilagay na lang nila yung logo na 3 diamond. Kasi may nakalagay doon Lancer. Dapat tingnan mo yung gauge mo, may ayan oh, Lancer. Siguro meron silang dapat ilagay diyan, no? Yung 78 yata Evolution na kasulat. Ano pa? Ito, ito, tignan mo, climate control. Oh. Ito, Japan. Radyo niya, Japan, JDM number 1. Pagka pinindot mo yan, mga hapon yung mga kanta sa likod. Maluwag sa likod, ano? Maluwag. Mm. Meron ba? Isa lang yun. Diyan. Meron din. Meron din. Saan mo nilalagay yung mga ano? RFID na mga card? Yun, dito. Ito, ashtray ng hapon. Ito yung controller ng wiper, ay ng ano, intercooler spray. Yes. For more intercooler action. Sa napaka-bulgar na topic ng presyuhan, 2.5 million pesos ang kotseng ganito sa kasa noong 2007. Mahal na rin para sa Lancer. Ngayon, 14 years later, aba, malayong mas mahal na dyan ang mga Evo 9. Lalo na yung mga local release. As in presyong kabaliwan na sa marami, pero pwedeng ma-justify ng mga tropang konsentidor na wala na kasing coaching parang ganyan ngayon, pre. Tignan mo ha, pagka-bruce ko ng 90s, nakatinoan ng 2000s na hindi kasing autopilot na mga bago ngayon. Unless okay sa'yo yung Subaru STI o Civic Type R. Gago ka ba? STI? Sasabog lang yan.
Tsaka, hindi porket nandyan, doon ka na. Follow your dreams. Tsaka, collector's item yan, tol. Last na yan sa mga 4G63 na Evo. Yung Evo 10. What a joke. Easy, boy. Mga magagandang kotse naman yan. Tsaka, pwede ka namang mag-Evo na mas luma. Eh, pare-pareho lang namang mabibilis yan. Tsaka, sumasabog pag mali ang tono. Tsaka, nakakalas ang transfer case pag sinubukan mo ang 0 to 100 time. Yung gaya kay Ramon? Yung Assembolution? Iba lang talaga ang angas at yabang netong Evo 9. Pero kung gusto mo talaga to, emosyon na at kabaliwan ang nasusunod. Para lang kasi sa nakakaintindihan, bro. Baka para sa mga nakakaintindi na sadyang malakas lang ang kanilang buying power. Bilin mo na yan. YOLO! Gusto mo yan eh. Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Kung kaya mo, eh why not? Pera mo naman yan. Basta magsumikap, sabi nga ni Tito Mitz. Galingan sa ginagawa mo at manalig sa Chamba powers mo. Balang araw, makakatulog ka ng mahimbing at hindi ka nakukulitin ng mga inner demons mo na alam mo na yung pangarap mong kotse nasa garahe mo. At lahat ng first world problems mo, masasagot ng first world solutions. Ilood ka pa ba? Dami. Dami. Tito Mitz pa. Alam mo naman si Tito Mitz. Hindi mo gagawing garage queen to, pampakas lang ng value, gano'n, collector, gano'n. Hindi, enjoy mo yung auto. Ayun. Ba't mo itatago yung kotse tapos bebenta mo para iba mag-enjoy? Enjoy natin, di ba? Yan o, o. Tulad yan. Nawa. Okay. 60 lang yun. Salamat Tito Mitz. Okay. Sa pagpapa-experience sa kotse mo. Salamat din. Lagi naman tayo nagkikita. Okay. Alos araw-araw. Ayun. Okay. So, yun. JDM number 1. Gaya nyo si Tito Mitz.